Ito naman, hindi taga Maynila. Nagbalak sa Maynila. Halika rito, tulongges ka. Ito sa loob ba yung tricycle? Oo. Dumayo ka pa rito. Ayan yung video. Sige, halika, halika. Ang dami mong tattoo, ah. Gusto mong dagdagan? Ayaw mo na? Ayan po, mga kababayan. Ito, si Justin Tria. Taga Pasay ho ito. Dito gumawa ng kalokohan sa Maynila. Ikaw yung biktima, no? Dito ka. Anong ginawa sa inyo ito, Hitch? Pinarada ko po yung... Sige lang, okay lang. Naririnig ka naman. Pinarada ko po yung tricycle ko po. Tapos pumasok ako dun sa may Bagantin Lote. Pagluluto ako ng paninda ko. Paglabas ko, sinakyan niya na. Tapos pinarepeat ko dun kay Mayor ay kay Chairman Lorente sa Madrati ko kasi sira yung... Lorente. Okay. Yung babae, okay. Yung chairman. No? Sa may Robinson area. Ang nakita sa CCTV, papuntang top. Yung inabol namin, hindi ko na nakita. Tapos yung tinawagan ko yung anak ko sa Pandakan, nawawala na yung tricycle natin, sabi ko. Pero yung tricycle nyo, panghanap buhay ng pamilya mo. Opo, Mayor. Makita mo. Mayor, pasensya na po. Nagkakawalan din po yun. Baka na hindi po kumita po. Para kumita? Bakit ako basurero? May naapi ba ako pag basurero? Kinakain ko nga tira ng tao eh. Sa basurahan. Patsoy. O mas kilala ninyong pagpag. Dahil pag ako na merwisyo ng kapwa ko, malamang sa hindi, kapwa ko rin mahirap yung peperwisyoin ko. Ay, kahit naman narinig mo yung story, ah. Nagluluto siya para sa paninda niya. Yung sidecar niya, panghanap buhay niya. Eh, ito, hirap na hirap sa amin ito eh. Bakit? Dahil katakot-takot na disiplina inaabot nyo sa amin, di ba? Sumusunod ka ba? Sumusunod ka. O, see? Pero nakapaghahanap buhay sila. Ang hinihingi ko lang sa kanila, magdisiplina. Magkusang disiplina. Huwag kayo makapamerwisyo ng kapwa. O, naghahanap buhay, pinerwisyo mo naman. Di ba, nanonood naman kayo? Huwag kayong papasok sa Maynila. Dami CCTV dito. 275. Susunod doon dito mangyayari. Mamaya i-discuss ko ng konti kasi ilo-launch na natin yan in a matter of few days. Yun, tinatawag natin non-contact apprehension. Kaya limasin ko CCTV sa Maynila. Hindi mo napansin kaliwat kanan ng solve ng kaso rito. Eh, kayo mag-uusap. O, siya ang inapi mo eh. Kami magpapatupad. Hindi na po maulit. Isa ka sa kaling na maka-absent po ako rito. Magbanat ka ng buto. Dati po ako sa Lazada, Mayor. Lazada? Nag-pandemic lang po kaya. Oo, alam ko lahat tayo may problema. Alam mo, hindi na nga ako. Tingnan mo yung mata ko. Nangingitim na. Alam mo itong linggong to? Itong linggong to? Ito ah, simula linggo. Ano ngayon? Biyernes? Nakaka-18 oras pa lang akong tulog. Alam mo bakit? Katulad ng problema mo, naghahanap ako ng paraan na kayo mabigyan ng hanap buhay. Hindi ako natigil. Pero yung aapihin nyo, kapwa nyo pobre. Sidecar boy. O yun lang, anong trabaho mo bukod doon? Yung sidecar, Mayor, pag umuulan, pag hindi umuulan, wala kasing kita, lalong-lalong na siyam yung anak ko, kaya... Siyam? Tulis mo din, ano? Pinuyat mo ng gusto yung asawa mo. Siyam po, talaga. Isa lang ang nanay. Isa lang po. Naka. Kaya, dinadagdagan ko yung pagtinda ko, Mayor. Eh, buti nga, umiyak na ang asawa ko, kala ko matuloy na wala na eh. Nag-ikot-ikot kami ng gabi hanggang sa pako tinignan namin sa CCTV. Papunta na naman doon sa Pandakan kaya pumunta kami hanggang sa Biata, hindi na namin nakita. Tapos pumunta na kami ng headquarters para i-report na namin kasi tawagin mo si Weng, ano?
Ngayon, nakita namin to. Daladala niya yung motor. Tapos tumawag na kami ng polis. Nakakaraos naman yung siya mo. Ayos lang po, Admir. Oo, oh, huwag kang bibitaw, ha? Opo, Mayor. Wala namang aasahan yung mga anak mo, kundi ikaw, saka yung asawa mo. Opo, Mayor. Basta ako, magsisikap ako. Mapataas lang yung antas ng pamumuhay nyo. Pagtsatsagaan ko, Mayor, kasi masarap mabuhay ng ano. Parehas. Parehas. Oo, oh, sa totoo lang. Kaya ako, nakakalakad ako mag-isa nung araw sa Tondo, kahit konsel ako, kahit vice mayor. Nagdi-discipline. Diba ang tunay na pagmamahal, no? Pinakikita mo yung pagmamahal sa kamalasakit. Pero at the same time, dinidisiplina mo. Tama, mali. Tama po mo yan. Diba ganun ang pagiging ama? O yun ang pinakikita natin sa lungsod. Yeah. May pagmamahal, may pagmamalasakit, pero may pagdidisiplina. Hindi po pwedeng librisona. Tama yun. Pero huwag ka nang ulit, huwag mo na gawin sampu, ha? Mahirap magpakain na siya. Tulis ito, pinuyat yung ano. Nangyaya ka naman, no? Makita mo yung gugutumi mo siya. Ikaw, may anak ka na? Ngayon ko nga po. Isa lang anak nasaan? Tindahan, kasi kasama ko po yung nauli, sir. Nasaan yung anak mo? Sa tapat ko na yung baby. Kaya nga po naman makaawa ako na nasa anak. Pagbigyan ako ng pagkakataon. Kaya ako lang po yung nagawa. Umaambod po ng mga oras na. Ayaw niya yung bigyan. Ganyan po wala lang ako kami masilong. Ganyan po ka namin. Ayaw niya yung pagbigyan niya. Para alagaan natin sa testa pa dyan. Nasaan yung bata? Pinatago niya lang. Hindi ko pa alam. Nasaan yung bata? Nandun po sa tapat ko na yung baby sa kakilala ko po na vendors. Doon po kasi talaga ako nagmemerienda kahit nung nagta-tricycle pa po ako doon sa area na yun. Nagkataon na po na nahuli po ako kasama po yung anak ko. Wala po kasi kami masilungan, Mayor, eh. Yung mga oras na yun kahapon, ulan. Kaya ako po yung nagawa. Pero hindi lang ikaw may ganyang buhay. Marami sa Maynilang ganyan. Pero hindi nila dinadahilan yun para mamerwisyo ng kapwa pobre. Sobrang pagmamahal ko lang din po sa anak ko. Gusto ko po ibigay yung kahit na hindi na po tama. Eh, hindi, yun nga eh. Kita mo ngayon. O, di alaos ka na. Hoyo ka. Ay, paano pag hindi ka pinatawad ng complainant, di ano mangyayari sa'yo? Harap ka sa usgado. O, papiyansa ka, tosgas ka, pero may kaso ka pa rin. Eh, kung wala kang pambiyasa, hoyo ka muna. O, hanggat hindi tapos yung hearing, o, city jail ka muna. Asan ang asawa mo? Sa Laguna po. Ano ginagawa doon? Ako nito para maganap po ng pera. Eh, ba't sinama mo yung anak mo? Anak ko po kasi yung sa una kong asawa. Na para po makasiguro po. Dumalawa ka pa pala? Treatment po doon sa ilan ang asawa mo? Po. Bali yung asawa ko po una, wala na po. Namatay? Hindi ko na po. Hiwalay kayo? Oo. Oh. Solo parent po ako doon sa anak kong kasama. Ay, sa anak ko, taga Maynila ka. Di may benepisyo ka. Ayan o, oh. I-announce ko mamaya. O, oh, yung nabigyan namin, no? Solo parent, o. Oh. Mami, i-announce ko. Update. Mabigyan dito, po, solo parent. Pag-a-tanyer na malagaan ko ulit yung pamilya ko, hindi na po. Eh, saan ang nanay mo? Nasa Aklan po. Tatay ko naman po, nasa Bulacan. May pamilya na po parehas. Ilan taon yung anak nito? 6 years old po. 6. Ito rin yung nahanap namin kasi talaga yung nakita namin nakasampas sa tricycle. Malaman-laman namin, bata pala yung isang upo. Nagawa ko lang po yun yun dahil po sana ko po. Dati po kasi lasada, nag-pandemic po. Wala po akong permanenteng income. Dala lang ng gutom pa ang kailangan nyo. Hindi naman po talaga ako masamang tao. Ako mabibigyan ako ng pagkakataon. Meron din po magaya ko na nagawa lang yun dahil lang din sa sitwasyon na kasama ko yung anak ko. Hindi po talaga masamang tao. Eh kayo mag-usap dalawa. No. What matter most is to us, to the policemen, to the city government, is our people. That no kasi crimes will be... Hindi pwedeng makalusot ang krimen. Maaari kayong makalusot, pansamantala. O, takbo kayo rito, takbo kayo ron, para kayong babuira mo. Pero hahanapin namin kayo. Nakita mo yung sinundan mo? O, 1 taong may git yun.
Basta sa Maynila ngayon. Sabi mo sa tropa mo, wag na wag kayong dadapo dito kung man totolonges lang kayo. One way or another, talagang... Kunin niya anak nito. Asa anak mo? Asa kapag po na yung baby? Ibigay mo muna sa DSWD. Hindi nga ako magpapatawad sa iyo. Kaya ko po maging ama dun sa anak ko yun. Hindi nga ika, hindi nga ako. Dahil ako, ang obligasyon ko, pag may ginawang krimen, utusan ng polis. Hindi ko makasama yung anak ko eh. Ha? Baka hindi ko na po makasama. Hindi, hindi totoo yun. Kaya ako pinakukuha yung anak mo para mga mapangalagaan ng estado o ng gobyerno. Paano ko naman po sir makukuha? Makukuha mo yun eh, local eh. Maalagaan nyo ni Director Ray Pugoso ng mga, ano namin, social welfare. Lokal. Unless, meron kayong magandang resulta, ewan ko sa inyong dalawa, mag-usap kayo kung saan man. Okay. Weng, bigyan mo to ng etnet. Pamasko ko sa'yo. Bili mo lahat ng pamasko yung... Siya mong anak, ang tulis mo pala talaga. Daig mo ko, ako nakalima lang, puyat pa ako nun. Bigyan mo tong etneb, ha? Bili mo ng pamasko yung mga anak mo. Ha? Kung may sobra, magtabi ka. Dagdag mo doon sa puna mo. Ito, bigyan mo 5 bulig. Ha? Para may pambili ng anak. Tapos kunin nyo yung anak nito. Mapapariwara yun. Babae, lalaki? Kunin niyo anak nito. Yes, sir. Pangananan ng gobyerno. Mapangalagaan. Yes, sir. May pagkain dito. May gatas dito. May lugar na pagkakalagyan, pansamantala. Turo mo sa kanila. Ituro mo, ha, brada. Opo, sir. Maari ka pang mapanagot ng estado. Baka mamaya, mas may binabiolate kang batas. Anyway, bigyan mo ito 5 bulig para doon sa naka niya. Toits, etneb. Ha? Ayan, pamasko mo. Pasalamat kayo sa Diyos. Ha? Mag-usap kayong dalawa. Kayo nagka-problema. Basta ang importante sa akin, may ginawa kayong krimen dito, papanagutin namin ka. Hahanapin namin kayo. Hindi ako sakasakali kung mag-asun. Bahala kayo. Kayong dalawa yan. Personal nyo. Pumili ko kami na San Pedro ng anak ko. Kaya kami 5 bulig eh. Salamat po, yun. Diba? Maka-iskerda ka na sa Maynila. Dali mo dun yung anak mo sa bechot mo. O ano ba yun? Asawa mo ba yun? Opo, asawa ko. O yun. Kayong bahala. Kayong mag-usap. Hindi ko pwedeng panghimasukan yung naramdaman niyang kaba. Alam mo, yung kaba niya, yung magutom yung siyam niyang anak dahil wala siyang hanap buhay. Yun ang mahirap. Sige, kayo ng bahala. Ha? O kunin mo kay Wing. Huwag mo tudasin kagad yung etnib. Bili mo lang ng tama, ha? Tapos magtabi ka ng konti, dagdag mo doon sa puhunan mo. Ha? Salamat ka sa Diyos. Ha? Sige. Okay. Salamat po, Mayor. Merry Christmas. Ay, sa Diyos kayo magpasalamat. Ha? Ay, nako. Talaga mahirap po ang buhay, mga kababayan. May kanya-kanya tayong dahilan. Minsan, malungkot ang istorya. Mahirap maging mahirap talaga. Yan ang katotohanan ng buhay. Pero ako talaga pinagpapasalamat ko sa Diyos hindi ko pinatulan yung makapamerwisyong pamamaraan para mabuhay. Mahirap maging basurero. Mahirap kumain ng tira ng tao sa basurahan ng Jollibee. Pero, tama na may sinabi ng mga magulang ko, huwag kang mamemerwisyo ng kapwa mo pobre. Ayan po, sana maging aral yan sa lahat. Lalo na yung mga nagigipit, talagang grabe itong pandemyan.
Marami pa. Marami pang ganyang istorya. Eh, sana magkamabutihan sila. Pero yun lang o, mga kababayan kong nanonood. Pipilitin namin sa habot ng aming makakaya na mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kapanatagan sa lungsod.